sa gitna ng ulat na ang Pilipinas na ang numero unong importer ng bigas sa buong mundo. Nanawagan ng isang grupo na magbitiw na bilang kalihim ng Department of Agriculture, si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapatuloy naman ang pamimigay ng ayuda sa mga rice retailer na apektado na ipinatutupad na price ceiling. Nakatutok si Bernadette Reyes. Araw-araw daw nalulugi ang rice retailer na si Jenny dahil sa pagsunod sa price cap sa bigas. Kaya malaking tulong daw ang 15,000 pesos financial payout ng DSWD. Within that 25 kilos po, magluloses ka na ng 200 pesos and above. Si Divina naman, hindi kaagad natanggap ang ayuda dahil palayaw lang niya ang nakalagay. Hindi nila hiningi yung complete details. Kasi kung hiningi naman nila, di agad-agad, complete naman yung mga requirements namin, yung mga documents namin. Kinailangan pa niyang dumulog sa grievance at help desk o kaya'y humingi ng certification mula sa Business Permit and Licensing Office para makuha ang cash assistance. Kanina, mahigit 50 ang nakatanggap ng payout sa Pasay City at humigit kumulang 100 naman sa Malabon. Mayroon na rin isinagawang payout sa Marikina. Sa kabila ng election ban, patuloy na makatatanggap ng payout ang mga micro rice retailers matapos makakuha ng exemption ng DSWD mula sa COMELEC. Umuusad na rin ang payout sa mga probinsya tulad sa Bacolod, Iloilo, pati sa Zamboanga del Norte. Sa gitna ng pamamahagi ng ayuda, lumabas sa Green World Markets and Trade Report ng United States Department of Agriculture, mauungusan na ng Pilipinas ang China bilang world's top importer ng bigas. Mula kasi sa dating 4 million metric tons na import ng China, bababa ito sa 3.5 million metric tons habang 3.8 million metric tons ang sa Pilipinas. Sabi ng Federation of Free Farmers Cooperative, hindi nila makasabay ang local supply sa pangangailangan ng bansa, kaya tumataas ang importasyon. It only goes to show that our local deficit is increasing. No? Yung production natin is not catching up with demand, so we need to import more to fill up that gap. Sa gitna nito ang grupong Bantay Bigas, si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisingil na dapat daw magbitiw na raw bilang concurrent agriculture secretary. Dapat din daw ibasura na lang ang rice liberalization law. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero dati nang iniutos ng Pangulo sa National Food Authority na tutukan ang local production ng bigas. Sabi naman ng Department of Agriculture, mas mababa sa 3.8 million metric tons ang inaasahang importasyon ng bansa ngayong 2023. Dahil rin daw sa pagsisikap na mapalakas ang local production, mas mababa pa ang i-import sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.